Ano nga ba ang buhay dito sa Canada? Kasi sabi ng iba, masarap ang buhay dito sa Canada. Sabi ng iba, mahirap ang buhay dito sa Canada. So, sa totoo lang mga tropa, ang buhay dito sa Canada is napakaganda. Kung ikaw ay stable na, eh paano kung hindi? Paano kung nagsisimula ka pa lang? Paano kung international student ka? So, paano mo sasabihin na maganda ang buhay dito sa Canada? So, unahin natin kung stable ka na. Pag stable ka na, let's say yung misis mo at yung mister mo, nakapasok kayo sa high-paying job. Every Saturday and Sunday, wala kayong pasok, pwede pa kayong mag-part-time. So, afford na afford nyo yung umupa ng bahay or even bumili pa ng bahay. Bumili ng sasakyan, yung mga iPhone na yan, kayang-kaya yung bilhin yan, yung mga Jordan shoes na yan, kayang-kayang bilhin yan dito sa Canada mga tropa. Yung grocery, afford na afford nyo yan dito sa Canada mga tropa. Pero, kung ikaw ay stable na, so, lalo may health card ka, o pag may health card ka, libre check-up. Pag na-hospital ka, wag naman sana, pag na-hospital ka, malaki ang matitipid mo. Yung sasakyan, kaya-kaya mong bumili niyan dito mga tropa. So, of course, again, kung ikaw ay stable na, kasi talaga sa totoo lang ang buhay dito sa Canada is napakaganda at maginhawa. Kung stable ka na at nakapasok kayo sa high-paying job or kahit na hindi, basta masipag ka at madiskarte ka dito sa Canada, maganda ang buhay dito sa totoo lang. But, paano kung nagsisimula ka pa lang? Let's say, international student ka. So, international student, 20 hours a week ka lang pwede magtrabaho. And let's say, you are earning 1,200 a month as international student. So, paano mo pagkakasyahin yung upa sa bahay? Yung grocery, yung pamasahe, yung tuition mo, paano mo pagkakasyahin yung 1,200 na yan sa 1 month? Kasi sabi ng iba, masarap daw ang buhay dito. Yes, oo. Kasi stable na sila. E paano ka? Paano tayong international student, di ba? So, sa totoo lang mga tropa, kung mag-international student ka dito and wala kang support na manggagaling dyan sa Pinas if ever nagkaroon ka ng problema dito sa Canada, much better mga tropa kung papunta pa lang kayo ng Canada or nagpaplano kayo pumunta ng Canada, mas maganda na dagdagan nyo yung dadalhin yung pera or pagplanuhan yung mabuti yung pagpunta nyo ng Canada, especially wala kayong kakilalang tutuluyan dito. Pagdating nyo, uupa agad kayo tapos kasama nyo pa yung anak nyo. Nako mga tropa, napakahirap po ng ganong sitwasyon. Well, hindi ko kayo dinidiscourage mga tropa. I am just giving you an idea na at least hindi kayo mahirapang pagdating dito kasi kami, nandito kami sa Canada. Ako may full-time job, yung asawa ko may part-time job. International student, yung asawa ko. Pero kinakapos kami mga tropa. Ang kinikita namin pag kinumbine is nasa $3,100. Ang natitira is around $250 to $300. Bahay, grocery, pamasahe, tuition. Yung tuition fee mga tropa, pinag-iipunan ko yon. Yung $250 to $300, yun yung iniipon ko para pambayad ng tuition. So, ako mga tropa, 2 times na ako nanghiram ng pang tuition fee sa father-in-law ko dyan sa Pilipinas. Kasi talagang hindi kaya mga tropa. Ang mahal nung sa bahay pa lang mga tropa, ang mahal. Sa totoo lang. Ako hindi ko kayo dinidiscourage. Again, binibigyan ko lang kayo ng idea para at least mas mapaghandaan nyo yung pagpunta rito ng Canada. Kasi kami, mapalad kami kasi pagdating namin dito, may tsahin yung asawa ko na nakitira muna kami for 5 months. And after 5 months, lumipat na kami kasi kahit papaano, parang konti na lang din naman yung kulang ko sa pambayad ko sa tuition kasi nga nanghiram ako dun sa father-in-law ko. What if wala kang manghihiraman ng pang-tuition? Wala kang titirahan? So, di ba, paano sasabihin ng iba na masarap ang buhay dito sa Canada?
kung ikaw ay nagsisimula pa lang special international student. Sige, i-compare natin yung buhay ng stable at saka yung nagsisimula pa lang dito sa Canada. Kasi ito, tingnan nyo yung comment ng isa nating kababayan na international student. Nakita nyo yung comment ng isa nating kababayan na international student? Dito niya lang naranasan yung gutom at yung hirap na hindi niya naranasan sa Pilipinas. Kasi mga tropa, ayun yung sinasabi ko na kung wala kang support manggagaling dyan sa Pilipinas, talagang mahirap. Sa bahay pa lang, hindi ka makakakuha ng below $700 dito na bahay. Sabihin na natin, nagkakuha ka ng $800. Okay? So, may 400 ka pa. Pamasahin mo, pagkain mo, pang tuition mo. Paano natin sasabihin na masarap ang buhay sa Canada compare sa stable na ang buhay at doon sa nagsisimula pa lang? I make this video to give you an idea at makatulong kung meron kayong mga kakilala na gustong pumunta ng Canada at nangangarap na pumunta ng Canada. Please share this video to them. This is just a friendly reminder na sana makatulong. So hanggang dito na lang ang vlog ko at maraming salamat sa iyo kung nakarating ka sa part na video na ito at pa-subscribe na lang po sa YouTube channel ko. And thank you in advance. Road to 200 subscribers tayo mga tropa. At maraming salamat po sa inyong lahat. God bless po at lagi po kayong mag-iingat mga tropa.